Isa po ba pagpalang gabi sa bawat isa. Welcome po sa ating pong unang araw ng 2021 ng ating gawain o ng ang gawain ng Diyos. Live po tayo ngayon. Siya nga po pala, pagpalain ng Diyos sa mga patuloy na tumatangkilik at patuloy na nagtatiyaga na manood, mag-aral ng kasalita ng Diyos sa atin sa nakalipas na taon, 2020. Salamat po sa inyo. At ngayon po ay unang araw, kaya blessed new year po sa bawat isa, sa mga taga-Baras na nanonood ngayon, kay Sandra Amor. Blessed new year sa inyo. Sa Psalms 34 verse 8 hanggang 9, ay ganito po sabi ng Biblia. Sa English version, ang ginamit ko po ay Good News Translation. Find out for yourself how good the Lord is. Happy are those who find safety with Him. 9. Honor the Lord, all His people. Those who obey Him have all they need. Sa Tagalog po, ay magandang Biblia naman ang aking ginamit. Ganito po sabi ng Biblia. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad. Kaya yung sa English po niya ay happy, pero sa Tagalog niya ang ginamit ay mapalad o blessed. Ang mga taong nanalig sa kanya, matakot kay Yahweh kayo na kanyang bayan na makantaw ninyo ang lahat ng bagay. Kaya nasa pong mangaral o magturo sa paksang ito na ngayong araw na ito ay pinagdiriwa ng buong mundo ang tatawag na bagong taon. Happy New Year. Sa mga mananampalataya o for the believer, represents a blessed new year. Kaya pag sa mga Kristiyano, ang ibig sabihin ng Happy New Year ay mapagpalang bagong taon o pinagpalang bagong taon. Sa Hebrew, ang ibig sabihin ng blessed ay eser. Na pag sinali mo yan sa English ay happy. Sa Greek naman ay Makarios. Sa English ay happy. Ang ibig sabihin ng blessed. So ngayon po sa oras na ito, iikot po yung ating pong pag-aaral, how to be blessed new year in the new normal. Kasi tayo po ngayon ay nasa panahon ng bagong normal o bagong kalagayan na ating po ngayon na pinapasok o kaya ay ating pong kinalagyan. Kayo po, tayo mo ngayon ay nasa 2021 na, mga kapatid at mga kababayan ko. Sa Matthew chapter 5 verse 3 hanggang 12, mayroon pong tinuro si Jesus kung paano ka magiging mapalad o magiging o pinagpala ng Diyos. Alam niyo po, marami ka ngayon makikita at makinig ng mga nagtuturo na upang ikaw swertehin sa buong taon, dapat ikaw ay gumawa ng ilang mga bagay upang ikaw ay makatanggap ng swerte sa taong ito. Alam niyo po, bilang tayong mga Kristiyano, hindi po tayo naniniwala sa swerte sapagkat ang kasunod ng swerte ay malas. Kaya huwag po kayo maniwala sa swerte. Ang mga Kristiyano ay naniniwala na tayo po ay pinagpala ng Diyos. Kaya naniniwala tayo nang ang Diyos ay nagpapala at hindi po swerte. Kaya sa taong ito ng 2021, ipanalangin natin na ang mga anak ng Diyos, ang mga Kristiyano lalo na, ang mga lingkod o naglilingkod sa Panginoon ay makaranas ng taon ng pagpapala. Ang kininatin na ang 2021 ay taon ng pagpapala, hindi po ako prosperity preacher. Pero ito ang kailangan po natin sa panahon ito sapagkat dumanas po tayo noong nakaraang taon ng iba't ibang mga problema, iba't ibang mga pagsubok at katunayan niyan ay hindi pa katapos ang pandemic na ating naranasan. Hanggang ngayon ay GCQ pa rin tayo. Ibig sabihin niya, nandiyan pa rin yung virus. Kaya salamat po sa Panginoon sapagkat nakatungtong po tayo ng 2021. Salamat sa Panginoon, purihin ang Diyos.
2, sa Matthew chapter 5, verse 3 and 12. At doon sa mga nanonood, sa mga nakikinig, ito po ang turo ni Jesus. Ang aking pong ginamit na translation ay Good News Translation. Sabi po ganito, happy are those who know they are spiritually poor. Sa King James Version yan ay blessed, pinagpala. Sa Good News Translation ay happy. Kasi nga, nais ko pong i-emphasize dito na ang kahulugan ng ating pong laging ating ginagamit taon-taon na happy new year, sa mga Kristiyano yan po ay blessed new year. Kaya ang Kristiyano pag bumabati siya sa kanyang kapwa ay blessed new year. Sapagkat tayo po ay umaayon o kaya naman ay bumabasi sa sinasabi ng salita ng Diyos, yung mga ng Biblia. Pinagpala daw ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Pangalawa sa 4, happy are those who mourn. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba. Kaya kung nais mong pagpalain ka o maging masaya ang buhay mo sa taong 2021, ito po ang turo ng ating Panginoong Jesus. Sa 5, happy are those who are humble. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba. They will receive what God has promised, sabi ng Biblia. Sa 6, happy are those whose greatest desires is to do what God requires. Pinagpala o maligaya ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sa taong ito ng 2021, kung nais mong ikay maging pagpapala o pagpalain ka ng Diyos, ay hangarin natin o matindi nating hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Sa 7, happy are those who are merciful to others. Pinagpala o maligaya ang mga mahabagin. Sa 8, happy are the pure in heart. Pinagpala o maligaya ang mga may malinis na puso. Yan po ang ating pong i-practice sa panahon ito o sa taong ito ng 2021. Hindi po ang makiuso tayo sa kulay, hindi po ang pampaswerte, anumang pampaswerte na pinapayo ng ibang mga tao, kundi praktisin natin ang turo ni Jesus kung nais natin tayo po ay pagpalain o tayo po ay maging maligaya sa taong 2021. Sa 9, happy are those who work for peace. Pinagpala o maligaya ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan kapag ikaw ay nagsisikap upang magkaroon ng kapayapaan o magkaroon ng pagkakasundo. Ang sabi ng Biblia, ikaw ay magiging maligaya, ikaw ay magiging mapalad. Sa 10, happy are those who are persecuted because they do what God requires. Mapalad daw o maligaya ang mga inuusil ang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. 11, happy are you when people insult you and persecute you and tell all kinds of evil lies against you because you are my followers. Mapalad at maligaya. Kung nais mo maging maligaya, yung mga nilalait, yung mga inuusig na mga tao, mga Kristiyano, at pinaparatangan ng mga kasinungalingan, ikaw ay magsaya. Sapagkat sabi ng Biblia, yan ay pawang kasinungalingan, sapagkat kaya yan nangyayari, at bakit ginagawa sa iyo yan, sapagkat ikaw ay naglilingkod at sumusunod sa ating Panginoon. Panghuli, be happy o blessed and glad for a great reward is keep for you in heaven. This is how the prophets who lived before you were persecuted. Ngayon pong gabi, ay nais ko pong ipakita sa inyo at ating pag-aralan at ilagay nyo to sa inyong listahan. Tingnan natin yung resulta mula sa araw na ito, unang araw hanggang sa katapusan ng 2021. Meron po akong 7 na nais pong ibahagi sa inyo, 7 secrets to happy o blessed new year in the new normal. Una, yung tatawag na happy are the forgiven. Kung nais mo maging masaya sa taong 2021, akibat ng pagiging masaya, maligaya, ay yung pinagpala ka. Siyempre, mayroon naman maging masaya ka. Kapag sinabing masaya, ibig sabihin yan ay kasama dyan, lalo na sa ating mga tao, ay yung pagpapala.
ay yung pinatawad ang iyong kasalanan. Ito po ang sikreto. Ang mapatawad ang iyong kasalanan, ikaw ay marunong ding magpatawad. Pangalawa, happy are the merciful. Pangatlo, happy are those whose help and hope are in God. Pang-apat, happy are the generous. Pang-lima, happy are those whose trust is in God. Pang-anim, happy are those who follow God's word. At tutukoy ko po ay sa Biblia, sumusunod sa Biblia o sa salita ng Diyos. 7, happy are those who are participating or anticipating the Lord's return, sa mga naghihintay o umaasa sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Sabi sa Psalms chapter 32 verse 1, ito po yung una. Happy are those whose sins are forgiven, whose wrongs are pardoned. Romans chapter 4 verse 7 hanggang 8 na sinasabi, sabi ng Apostol Pablo, mapapalad diyan mga kanilang mga pagsalangsang ay pinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Mapalad ang tao na sa kanya'y hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Kaya sabi ng Biblia, ikaw ay magiging masaya sa buong taong ito pag alam mo na ikaw ay pinatawad sa iyong mga kasalanan. Gusto mo bang maging masaya? Gusto mo bang ikipagpalain ng Diyos? Hangarin mo, pangarapin mo na ikaw ay mapatawad sa iyong kasalanan. Alam niyo po, hindi po maging masaya ang malaman mo at alam mo na ikaw ay makasalanan. Katunayan yan, salamat sa Diyos sapagkat nung araw ay wala akong kumpiyansa o wala akong tiwala kahit sa aking sarili. Sapagkat alam ko sa aking sarili na ako ay makasalanan. Pero salamat sa Diyos sapagkat mula nang ang Diyos ay magpatawad ng aking kasalanan, ay naramdaman ko na unti-unti ako nagkaroon ng kumpiyansa. Unti-unti ako nagkaroon ng lakas ng loob. Unti-unti ako nagkaroon ng tapang. Kasi, alam niyo po, mahirap gawin na isang bagay ang magturo ka, mangaral ka lang isang bagay na hindi naman totoo sa buhay mo. Kaya malakas ang loob mo, matapang ka na mangaral ng kasalanan, mangaral ng pagpapatawad, mangaral ng pagsisisi sapagkat ito'y naranasan mo at ito'y ginawa ng Diyos sa iyo mula nang ako ay maglingkod sa Panginoon, Panginoon ay aking tanggapin sa puso ko, ako ay pinatawad niya at isinabi ng Biblia. Sabi sa 1 John chapter 1 verse 9, unang Juan 1:9. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo ililinisin sa lahat ng kalikuan. Ito po sabi ng Biblia. Kung nais mo maging maligaya sa taong ito ng 2021, dapat mawala yung guilt sa puso mo, sa isip mo, na ikaw ay makasalanan. At pangyayari lamang yan kapag ikaw ay lumapit sa Diyos at humingi ka ng tawad sa Kanya. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay tapat at banal na ikaw ay patatawarin sa lahat ng iyong mga kasalanan at sa lahat ng iyong mga kalikuan. Magkaiba po yung kasalanan at yung kalikuan. Yung kasalanan, yun po yung mga bagay na ginagawa ng isang tao na hindi niya namamalayan. Yung kalikuan, yun yung mga bagay na ginagawa ng tao na nagsasabing sila yung mga anak ng Diyos, sila yung mga Kristiyano, alam na nila yung kanilang ginagawa, pero sabi ng Biblia, pati yun ay kayang patawarin ng Diyos. Ang importante yung ipapahayag mo, aminin mo sa iyong sarili na ikaw ay nagkamali at nagkasala sa Diyos. Nagkasala ka sa kapwa mo, tao, at nagkasala sa Diyos, humingi ng tawad. Sabi ng Biblia, ang pangako ng Biblia sa mga nagpapahayag ng kanilang kasalanan sa Diyos, hindi po sa tao. Hindi mo kailangan mangumpisal sa tao. Mangumpisal ka sa Diyos. Sabihin mo sa Diyos lahat ng iyong kasalanan kasi pag sa tao ka mangumpisal, hindi lahat ng kasalanan mo, hindi lahat ng kalokohan mo, sasabihin mo sa Kanya. Pero kung sa Diyos mo sasabihin, lahat ay magagawa mong sabihin sa Kanya. Pati lahat ng alam mong marumi na hindi kaaya-aya na pakinggan ay kaya mong sabihin sa Diyos. At ang sabi ng Biblia, lahat ng ito ay lilinisin ng ating Panginoon. Sabi niya sa Isaiah chapter 1 verse 18, Isaiah 1:18, sabi ng Diyos,
magsiparito kayo ngayon at kayo at tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon, bagamat ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niyebe, bagamat maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Ganyan po ang Panginoon sa kanyang salita. Kung nais mo maging maligaya sa taong ito ng 2021, ay panahon ito na ikaw ay magsisi, panahon ito na ikaw ay magpatawad ng kasalanan. Kung may nagkasala sa iyo na kapwa mo, magpatawad ka. At kung ikaw naman ang nagkasala, magsisi ka sa iyong kasalanan upang maranasan mo ang sinasabi ng Biblia, ang pangako ng Biblia, ang pangako ng Diyos, na gaano mang karami ang iyong kasalanan, gaano mang katingkad ang kasalanan mo, gaano man yung kalaki ang kasalanan mo. Sabi nga ng Biblia sa bagong tipan, kay sinabi ng Apostol Pablo, siya ang pangulo ng lahat ng mga makasalanan. Pero si Pablo ay pinatawag, ginamit ng Diyos, at ano naman natin, siya ay naging apostol ng mga hintil. Pangalawa, happy are the merciful. Sabi sa Psalms o mga awit 41:1, happy are those who are concerned for the poor, the Lord will help them when they are in trouble. Mapalad siya o maligaya siya na nagpapakundangan sa dukha. Ililigtas siya ng Panginoon sa panahon ng kaligaligan. Unais mo ikaw maging maligaya, unais mo ikaw ay pagpalain ng Diyos, ay magkaroon tayo ng concern sa mga mahihirap. Sino pa yung tinutukoy na mahihirap? Sa akin po, ang ibig sabihin ng pagiging mahihirap ay yung tao na gawa mo ng mabuting bagay na hindi niya kayang magbigay ng sukli o magbigay ng ganti balik sa iyo. Ito po yung sinasabi ng Biblia na mahirap, na nais ng Diyos na ating pong kahabagan, na ating tulungan, nating kaawaan sa panahon ito. Alam niyo po, ay alam naman natin, nakita natin noong nakaraang taon ay lumabas ang kalikasan ng isang Pilipino ng Pilipino. Naroon sa atin yung kalikasan ng pagiging mahabagin, at lalo-lalo kung pag ang Pilipino ay maging Kristiyano, maging anak ng Diyos. Pangatlo, happy are those whose help and hope are in God. Mapalad daw at maligaya siyang ang pasaklolo at pag-asa ay nasa Diyos. Nang ibig sabihin ito, ng kanyang inaasahan lamang ay ang Diyos. Sabi yan sa Psalms 146 verse 5, maginhawa o mapalad ang mga may pinakasaklolo sa Diyos ni Jacob, na ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos. Sa taong ito ng 2021, gawin nating kasama sa listahan natin sa 2021 taong ito, ay sa Diyos tayo laging umasa. Sa Diyos tayo laging humingi ng saklolo. Pag may problema ka, pag meron ka matinding pagsubok, ano man ang problema mo, material na bagay man yan, relasyon man yan, sa mental man yan, lalong-lalo sa spiritual, hingi natin ang tulong ng Diyos. Naalala niyo yung binasa ko kanina sa Matthew chapter 5 verse 3, mapalad yaong ang kanilang inaasahan lamang ay ang Diyos. Mapalad yung mga tao na ang kanilang inaasahan o ang kanilang saklolo ay ang Diyos. Pang-apat, happy are the generous. Sabi sa Proverbs chapter 14 verse 21, if you want to be happy, be kind to the poor. It is a sin to despise anyone. Kasalanan daw ang hindi naaawa sa duka. Kaya mapalad yung mga tao na marunong maawa, na mayroong concern sa kanyang kapwa, sa mga mahihirap. Nais mo maging maligaya, nais mo maging masaya, madalas natin mapakinggan yan, na kapag ikaw ay tumutulong sa kapwa mo, meron kang kaibang nararamdaman sa puso mo. Naroon yung kaligayahan. Kaya kung nais mo maging maligaya sa taong ito ng 2021, ay panahong ito para tayo maging generous. Pag sinabing generous, ikaw ay maging mapagbigay sa kapwa mo. Kung wala kang maibigay, humingi ka sa Diyos na maibibigay. Panalangin mo sa Diyos, Panginoon, ay paranas mo sa akin na ako naman ang magbigay sa kapwa ko. Panglima, happy are those whose trust
is in God. Nang kanilang inaasahan, mapalad daw ang mga taong nagtitiwala sa Diyos. Nang kanilang inaasahan ay ang Diyos. Sabi diyan sa 20, siyang nag-iingat sa salita ay makasumpong na mabuti at ang nanalig sa Panginoon ay mapalad. Sa Proverbs 16 verse 20, yan po ang sabi ng Biblia. Pang-anim, happy are those who follow God's word. Mapalad o pinagpala ang mga sumusunod sa salita ng Diyos. Ilang dahilan kung bakit hindi mo kailangan ng pampaswerte. Ang kailangan mo ay salita ng Diyos. Kaya isa sa mga maging listahan mo upang maranasan mo ang pagpapala sa taong ito ay panahon na ito para tayo ay magsaliksi, magbasa, mag-aral ng Biblia, ng salita ng Diyos. Sabi diyan sa 18, sa Proverbs chapter 29 verse 18, kung saan walang panghintay ng bayan ay sumasama, ngunit siya nag-iingat ng kautusan ay maligaya siya. Nais mo maging masaya, maging maligaya, basahin mo, saliksikin mo ang salita ng Diyos. Revelation chapter 1 verse 3, mga pahayag o pahayag 1:3, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng Diyos at tumutupad ng mga bagay na kasulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Kung nais mo maging masaya, maligaya sa taong ito ng 2021, ikaw ay magbasa, makinig ng salita ng Diyos. Sa patandaan natin, hindi lamang sa tinapay na mabuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Ang salita ng Diyos na ating binabasa, nating binapakinggan, ito yung ating pagkaing espiritual. Kapag ikaw ay palaging busog, ikaw ay masaya. Kapag ikaw ay palaging busog, ikaw ay maligaya. Ang pakiramdam mo, ikaw ay pinagpala. Kaya, lagi nating tanggapin, lagi nating basahin, saliksikin, at unawain ang salita ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, sa panahong ito, panahon na ito para tayo po ay magbasa ng Biblia. Mapalad po tayo sa panahong ito. Kasi nung araw, hindi po pinamabasa ang Biblia. Hindi pinamabasa ang Biblia. Kasi marami silang tinatago nung araw na ayaw nilang malaman natin. Salamat sa Panginoon na ngayon sa panahon natin ito ay malaya tayo magbasa ng Biblia. Sabi sa Revelation 22 verse 7, mapalad at narito ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula na ang lahat na ito. Pangpito po yung panghuli, happy are those who are anticipating the Lord's return. Kung nais mo maging masaya sa taong ito ng 2021, ay mabuhay ka na naghihintay at umaasa sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Meron pa ako isang kwento sa akin po pagkatapos. Kwento ni Teens at ni Toms. Ito po ay magnobyo. Nagkasundo sila ng date. Ito yung kanilang first date. Mayroon silang lugar upang sila magtagpo. At nagbigay sila ng oras kung oras sila magtatagpo o magdi-date. Ayon sa kwento, nagpaganda si Teens. Sinuot niya yung pinakamaganda niyang damit. Nagpabango, naglinis siya ng kanyang sarili. Sa madaling yung salita, pinaganda niya ang kanyang sarili. Siyempre, para pagdating niya doon sa kanilang first date, ay makita siya ng kanyang nobyo na si Tom na magandang tingnan, malinis. Ayon sa kwento, sa kanilang oras na itinakda ng kanilang pagtatagpo, ng kanilang date, ay na-late si Tom ng isang oras. Sa madaling salita, hindi na umasa si Tin. Kaya ang ginawa niya, hinubad niya yung kanyang damit na maganda. Naghilamos siya, tinanggal niya yung kanyang makeup, yung papaganda sa mukha, at sinuot niya yung kanyang pajama para matulog na. After 1 hour ng kanilang date, ay dumating si Tom na hindi niya inaasahan na darating. Alam niyo po, pagbabalik ng ating Panginoon. Marami nagsasabi,
Matagal na yung sinasabi ng na si Jesus ay muling babalik, pero hanggang ngayon wala pa rin. Alam niyo po mga kapatid, mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, huwag po tayo magsawang maghintay sa ating Panginoon. Kasi katulad ng lagi kong sinasabi sa mga nakausap ko, ang panahon natin ngayon, isa na lamang pong signs ang ating inihintay. At sabi ng Biblia, ang huling signs para ang Jesus, ang Panginoon ay bumalik, ay may papangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng dako. Ang panahon natin ngayon, ay nangyayari na yan. Katunayan ngayon, at ngayon ay pandemic. Isipin ninyo kung kailan pa pandemic, sa kanya pangalan ang salita ng Diyos. Araw-araw, makakapakinig ka, makakapanood ka ng pangangaral ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Isa na lamang pong sign ang hinihintay natin, ang pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Nawa, huwag kang mainip. Nasabihin mo, ay, sinabi na yan, darating si Jesus. Sabi ng Biblia sa ating teksto, mapalad ang mga inaasahan ang pagbabalik ng Panginoon. Kung nais mo maging maligaya, maging masaya sa taong 2021, at mawala yung takot, mawala yung pangamba sa iyo habang ikay nabubuhay dito sa lupa sa panahon natin ito, ay yung asahan mo ang pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, sapagkat tinitiyak ko po sa inyo ayon sa Biblia. Hindi mangyayari ang lahat ng kinakatakutan ng tao sa huling panahon hanggat ang kanyang mga anak, ang iglesia, ay narito pa sa lupa. Ang turo ng Biblia, kukunin muna ng Panginoon ang kanyang kasintahang babae. At hindi ko po ito makalimutan, turo ng aming pastor. Hindi papayag ang Panginoon, si Jesus, na ang kanyang babaeng pakakasalan ay gahasain muna ni Satanas bago niya pakasalan. Kung ikaw ay binata, siyempre ang gusto mo, babaeng malinis, virgin, ipagmamalaki mo, na iaharap mo sa altar. Kaya, kung meron man kayo manarinig ng mga turo, mga alingaungaw na dumating na ang Panginoon, tapos na, tribulation na, paghihirap na, sobrang pagdurusa na, hindi ka magiging masaya pag ganyan ang paniniwala mo, ang ganyan ang pinapaniwalaan mo. Sa pagkaturo ng Biblia, si Jesus ay muling babalik. At bago siya bumalik, kukunin niya muna ang kanyang kasintahang babae. Walang iba kundi ang iglesia. Pagkatapos ng pagkuha ng Panginoon sa kanyang kasintahang babae, doon po magsisimula yung tinatawag na pagdurusa ng mundo na hindi pa naranasan ng tao sa lupa. Kaya doon po sa mga Kristiyano, hindi po ito panahon ng paglayo, pagtalikod, hindi ito panahon para ikaw ay magwalang bahala sa iyong paglilingkod. Naintindihan kita ngayon. Naintindihan ko ang pakiramdam mo. Alam niyo po, hindi ka nag-iisa. Nararamdaman din namin yan. Nararamdaman ko rin yan. Mahal ka ng Panginoon. Kung pabayaan ang sarili mo. Huwag kang bumalik sa bisyo. Huwag kang bumalik sa kasalanan dahil iniisip mo na pinabayaan ka na ng Panginoon. Huwag. Siya ay muling babalik. Tiyak na siya muling mababalik. Maaring siya ay madidelay. 1 Peter chapter 3 verse 9. Ang dahilan na din mo po kung bakit hindi pa siya dumarating. Kasi gusto niya magsisi ka. Gusto mo maging masaya? Sa buong taong 2021, gusto mo makatiyak na ikaw ay magkakaroon ng tinatawag na katiyakan na makasama ka sa pagbalik ng ating Panginoong Yesus. Ngayong araw na ito, simulan mo magpatawad, magsisi, magpalaya. Sapagkat mapalad yung mga taong pinatawad ang kanilang mga kasalanan. Balikan natin yung ating teksto sa Psalms o mga awit 34:8-9. Tinan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Sino po magiging masaya sa taong ito? Sino po magiging mapalad? Yung mga taong nananalig sa Kanya. Sanay matakot kay Yahweh, kayo na Kanyang bayan,
nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Magandang balita, Biblia, ang aking pong ginamit. Kung nais mo maging maligaya, manalig ka sa Diyos, matakot ka sa Kanya. Ang ibig sabihin matakot ka sa Kanya, ibig sabihin yan, ay takot ka na gumawa ng kasalanan, takot ka na magpatuloy sa kasalanan pagkatapos mo magsisi. Manalig ka sa Kanya. Sabi niya, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Ito po yung pitong sekreto sa taong 2021 upang tayo mabuhay ng maligaya sa bagong taong ito. Manalangin po tayo. At bago po ko manalangin, ikaw na nanonood ngayon at nakikisa sa aming pong ginagawang ito ng live streaming ng unang araw, kailangan mo ng katiyakan. Kung nais mo na ikaw ay magkaroon ng tinatawag na taon ng masayang buhay, maligayang buhay, unang-una, kailangan matiyak mo na ikaw ay makasama ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Maniwala po kayo sa akin, malapit na. Meron po akong isang napanaginipan na magaganap siya. Ayoko na lang magsalita, baka maging issue pa. Sabihan pa akong false prophet. Pero nabanggit ko na ito sa church. Meron pong mangyayaring natawag na big event. Ayoko po magsabi ng date. Pero kung gusto mong malaman, pwede naman. Pwede mo naman akong i-message. Basta ano po pinapanaginipan mo? Yeah, pwede naman. Personal ko masabi sa iyo. Ayoko po kasi maging false prophet. Kasi sa akin kasi ang panaginip hindi po yan doktrina. Ang panaginip hindi po yan turo. Pero sabi ng Joel, sa huling araw magsisipanaginip ang mga kalalakihan. Ibubuhos ang kanyang espiritu. Manguhula ang mga kalalakihan, ang mga kababaihan. Malapit ang dumating si Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po. Sa unang araw na ito, Panginoon, na iyo pong pinahintulot na kami po ay makarating, Panginoon, nagpupuri, naglilingkod sa iyo. Sa oras pong ito, Panginoon, ang aking pong dalangin o Diyos, makaranas po ang Pilipino, ang Pilipinas, Panginoon, lalong-lalo na ang mga Kristiyanong Pilipino, o Diyos, ng mapalad na bagong taon o pinagpalang bagong taon sa taong ito. Ang ibig kong sabihin, pinagpala ay maging maligaya sa taong ito, Panginoon, at hindi puro hinagpis, hindi puro pag-iyak, kundi makaranas ang mga Kristiyano sa taong ito ng biyaya mula sa iyo. Pagpapala na hindi kami makakalimot, Panginoon, na ito ay nanggaling sa iyo upang kami po ay humiwalay naman sa iyong kabutihan, sa iyong kabanalan. Bagkus, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, ay magsimula kami. Magsimula kami natanggapin at muli ay bumalik sa pagkatakot sa iyo. Salamat sa iyo, Panginoon. Pagpala niyo po ang iyong mga anak sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos. Blessed New Year po sa bawat isa.